Luzon, Visayas, Mindanao. Pa-comment naman guys kung ano ang tawag nito sa inyo. Dito sa probinsya na Cavite, ito ay tinatawag na isdang bidbid. Ang isdang bidbid guys ay ano to, lumalaki talaga siya guys. Ito hindi pa siya masyadong malaki, regular size pa lang siya guys. Ang ulo nito guys, napakasarap na pang sigang. Yan, masarap siya pang sigang. Ngayon, yung katawan naman nito guys, hindi siya masyadong advisable para sa pang sigang. Mas prepared nito guys yung ano, pang paksiw tsaka prito. Kasi yung ano niya guys, yung laman niya ay malambot. Hindi siya ganun ka ano. Ayan, kung mapapansin nyo nga habang kinakaliskisan nga ni Kuya, malambot siya. Hindi siya ganun ka tigas. Oh, ayan, sumasabay talaga siya. Kaya dito tayo guys sa ulo. Ulo talaga yung ano, nagdadala ng sarap. At syempre guys, dapat hindi ko makalimutan ito. Gusto ko i-shout out si Noel Tindugan, ang aking husband. Ayan guys, sa kabila na kanyang pagiging busy sa buhay, laging andito siya sa aking likod para maging cameraman guys. Very supportive. Very supportive guys sa mga ginagawa ko, sa aking mga hangarin sa buhay. Yes, of course, hindi ko rin makakalimutan guys na i-shoutout si Emiliana Padin Bailon. Ayan guys, siya ay taga Bicol. Ang Bicolanang si Emiliana guys, ayan. Support niya guys yung aking mga ano, yung aking mga video. Ayan, basta sabi niya guys ay isang 4 kantos lang ang katapat. O, diba? Bonggam-bongga. Yes, of course, guys. Shoutout ko rin, guys, yung mga andyan sa Bilibid. Yung mga nakakulong dyan, guys, sa Bilibid. Ayan, ang masasabi ko, guys, hindi lahat ng nakakulong ay masama. And, guys, minsan, naging party rin po kami, guys, ng ano, ng nagtulong dyan. Actually, ano, years ago, yung mister ko guys pumupunta dyan, nagdadala siya ng mga pagkain pang share sa mga ano, sa mga nakakulong guys na walang masyado mga bisita guys. Yung mga pamilya nila guys na sa province, ayan, nagdadala kami dyan guys. Actually, ako yung personal na nagluluto. Nagdadala kami doon guys ng ano, ng yung mga pagkain guys na bihira nilang makain. Kasi doon guys, madalas baboy yung inuulam nila doon guys. Nagdadala kami doon guys yung ano guys, hindi nila madalas makain. Minsan naglalaga ako guys ng kamuting kahoy. Ayan, pampakain doon guys. Saba. Minsan naman guys, ano, yung lato. Ayan, alam ko bira nila yung makain guys, yung seafoods. Sa may mga ano guys, sa may mga kamag-anak nakakulong guys. Kung may pagkakataon naman kayo guys, huwag niyong kalimutang ano guys, dalawin sila. Before yung ano guys, yung pagpupunta guys, yung asawa ko doon. Yung mga priso guys, mga nagsusulat sila guys. Ang haba nung mga letter nila guys para sa kanilang pamilya. Ngayon, dahil wala na silang communication sa kanilang pamilya guys, ang nangyayari guys, sinusulat nila sa papel. Tapos nakikiusap sila guys na i-text ko guys. I-text ko or i-chat sa kanilang family guys. Ngayon, sinusulat nila. Ako naman guys, yung taga-chat. Hinahanap ko sa FB yung kanilang family. Ngayon guys, ang nangyayari, puro madamdamin yung mga ano nila guys, yung mga sulat nila. Puro puno ng pagmamahal. Masyadong madamdamin guys. Ngayon naman, si Ate Gracia ay ano, masyadong natatouch. Dahil natatouch ako, madalas lumuluha. Ayan guys. Dumating yung time guys na sabi ko, stop na muna. Kasi masyado akong naaawa. Na-hurt talaga ako guys. Naisip ko baka ako ang magkasakit.
dahil yung mga litter nila guys, punong-puno ng pagmamahal, pag-aalala. At syempre, binabanggit nila guys na huwag silang alalahanin dahil sila ay ligtas sa loob. Ang isa doon guys, talagang nag-touch sa puso ng Ate Gracia nyo guys. Yung isang message ng isang bilanggo. Sabi niya guys, Agum, kung sakaling magkagusto ka sa iba, sabi niya, wala akong magagawa. Pero dito sa puso ko, mahal na mahal kita. Kung sakaling pagbalik ko, malaya ka pa, salamat sa Diyos. Grabe nakakatouch yung mga liter talaga nila guys. Kaya sabi ko talaga, oh, malambot ang puso ko para sa mga ganitong, sa mga ganitong usapan. Siyempre guys, ang ultimate dreams ko guys, yung mapasama sa grupo guys, na yung mga tumutulong. Feeling ko hindi sapat yung lang guys, yung ako lang. Mas maganda yung may grupo, 'di ba guys? Napaka-importante guys na yung yung pagtulong sa kapwa. Ay laging nasa puso natin guys. Doon man lang may paramdam natin guys yung pagmamahal natin. Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal na rin yun guys sa Panginoon. Hindi man tayo mayaman, ang importante guys, nakakapag-share tayo, hindi lang sa financial, ganon din guys sa spiritual. Thank you guys, ayan, dahil dyan guys, pa-share naman ang aking videos, and then guys, pa-subscribe naman ang aking channel, thank you.